The Philippine Navy said it would acquire 25 to 30 warships in the coming decades in an effort to strengthen maritime security. Deputy Chief of the Navy said the government plans to buy patrol boats and offshore submarines, according to a Philippine News Agency report. "I think there is a need to further strengthen the Philippine Navy because we have a large sea area and we need to protect it," he told reporters in the city of Ulsan, South Korea. As we know, a few months ago BPR Antonio Luna as the first frigate, followed BPR Jose Rizal as the second Navy in the Philippines. BRP Jose Rizal will be sent in 2020, followed by BRP Antonio Luna in 2021. A few months ago, the Philippine Navy welcomed two new helicopters, which had the ability to detect and destroy submarines. Meanwhile, the Philippines will also get a new satellite image because he stressed the need for new technology to protect the West Philippine Sea. "If the Philippine Navy is able to reach the target of at least 25 new warships, it will be very influential for the Philippine Navy's power in controlling territory in the West Philippine Sea. Because much of the Philippines is large sea, it is very difficult for the Philippine Navy to monitor it in inadequate warship conditions. While the region is very vulnerable to something that could harm Philippine sovereignty."
Sinabi ng Philippine Navy na makakakuha ito ng 25 hanggang 30 na mga barkong pandigma sa darating na mga dekada sa pagsisikap na palakasin ang seguridad sa dagat. Sinabi ng Deputy Chief of the Navy na plano ng gobyerno na bumili ng mga patrol boat at offshore submarines, ayon sa ulat ng Philippine News Agency. Sa palagay ko ay kailangan pang lalo pang palakasin ang Philippine Navy dahil mayroon kaming isang malaking lugar ng dagat at kailangan nating protektahan ito, sinabi niya sa mga tagapagbalita sa lungsod ng Ulsan, Korea. Tulad ng nalalaman natin, ilang buwan na ang nakalilipas ay ang BPR Antonio Luna bilang unang frigate. Sumunod kay BPR Jose Rizal bilang pangalawang navy sa Pilipinas, ang BRP Jose Rizal ay ipapadala noong 2020, kasunod si BRP Antonio Luna noong 2021, ilang buwan na ang nakalilipas. Tinanggap ng Philippine Navy ang dalawang bagong mga helicopter na may kakayahang titikan at sirain ang mga submarino. Samantala, ang Pilipinas ay makakakuha rin ng isang bagong imahe sa satellite. Dahil binibigyan din niya ang pangangailangan ng bagong teknolohiya upang maprotektahan ang West Philippine Sea. Kung ang navy ng Pilipinas ay maabot ang target ng hindi bababa sa 25 bagong mga barkong pandigma, ito ay lubos na maimpluwensyahan para sa kapangyarihan ng navy ng Pilipinas sa pagkontrol ng teritoryo sa West Philippine Sea dahil ang karamihan sa Pilipinas ay malaking dagat. Napakahirap para sa hukbong dagat ng Pilipinas na subaybayan ito sa hindi sapat na mga kondisyon ng digmaan. Habang ang rehiyon ay masusugatan sa isang bagay na maaaring makasira sa soberanya ng Pilipinas.